Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang hindi nga daw magpapakampante ang Minnesota Timberwolves laban sa Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinasabing liligtas sa koponan ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, masyadong nag-ingay si Anthony Edwards sa kanilang Game 1 sa pandatrash talk niya sa mga superstar ng Phoenix Suns, ay marami pa rin nga po mga fans at analyst ang natuwa sa ginawa nito sa Game 1 since nakipagsabayan nga po ito sa isa sa mga future Hall of Famer sa NBA. Pero hindi lang naman nga po pagyayabang ang ginawa ni Edwards sa kanilang laro since pinure rin naman nga po niya dito si Kevin Durant. Ayun nga po sa kanya mga katrops, hindi nga po siya makapaniwala na nakikipaglaban siya ngayon kay Durant na matagal na nga po niyang iniidolo noon pa man sa NBA. Sinabi rin naman nga po nito na bagamat man nga po naipanalo ng Timberwolves ang kanilang unang game, ay kailangan pa rin nga po nilang mag-ingat since alam nga po niya na hindi papayag si Kevin Durant na hindi makabawi sa kanilang darating ni Game 2. Yes, hindi nga po sila magiging overconfident sa kabila ng pagkakaroon nila dito ng 1-0 na kalamangan sa kanilang serye. Nagsisimula pa lang naman nga po ang kanilang bakbakan kaya marami pa nga po dito na pwedeng mangyari sa kanilang mga susunod na game. Kaya kailangan nga po talaga silang maghanda gayong inaasahan nga po na mas magiging desperado ang buong Phoenix Suns at ang mga superstar nito sa kanilang Game 2 na gaganapin sa April 24. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing liligtas sa koponan ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa naging pahayag ng NBA legend si Magic Johnson sa kanyang post sa social media na hindi nga daw po kasalanan nila Anthony Davis at LeBron James ang pagkatalo ng Lakers sa kanilang Game 1 laban sa Denver Nuggets since ginawa rin naman nga po ng dalawang ito ang kanilang trabaho at gaya nga po ng kanyang sinabi noong nakarang araw na para nga po manalo ang kanilang team ay kailangan nga po na mag-step up dito ang kanilang backcourt. At sa kasamaang palad mga katrops, ay hindi nga po iyon nagawa nila D'Angelo Russell at maging si Austin Reeves matapos sila mag-struggle sa kanilang shooting sa 3-point line. Pareho rin naman nga po itong hindi nakakagalaw ng maayos sa pisikalidad ng Denver Nuggets. Kaya kung gusto man nga po ng Lakers na manalo at makabawi sa kanilang darating na Game 2 at maiwasan ang pagkakabaw nilang muli sa 0-2 ay kailangan nga po na ipakita ni D'Angelo Russell ang kanyang tunay na laro. Gayong siya lang naman nga po nag-iisang player na kaya magligtas sa kanilang team sa first round ng playoffs. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.